Nagtataka ang Malacañang kung bakit hindi pa sinamantala ni Senador Manny Pacquiao na siya sa atin si Department of Health Secretary Francisco Duque III nang magtungo ito sa Senado para sa pagdinig ng COVID-19 vaccination program ng pamahalaan ilang linggo na ang nakalilipas. Ito ang sagot ng palasyo sa pahayag ni Pacquiao sa gitna ng umiigting na hidwaan sa pagitan nila ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan na nga po yung aking sinabi, no? Kasi nanggaling na po si Secretary Duque doon sa Senado, nag-explain na po siya doon at wala naman pong kasong na isampa matapos po yung explanation ni Secretary Duque. At hindi ko nga lang po alam kung nandun nga po siya nung nati-hearing po ang Senado at kung meron siya mga tanong na ibinato kay Secretary Duque ng mga pagkakataon na yun. Tumugon ang senador sa hamon ng Pangulong tukuyin na mga tiwali sa pamahalaan kaya nais na silipin at busisiin ng mambabatas ang lahat ng mga procurement at ginawang paggastos ng DOH. Sa isa namang pahayag, sinabi ni Health Secretary Duque na handa itong ipakita ang ulat sa mga mambabatas at ibang ahensya ng pamahalaan kung saan napunta ang pondong ginagastos ng DOH. Nanindigan din ang kalihim na laging transparent ang DOH pagdating sa usapin ng fund utilization. Naniniwala naman ang palasyo na politika ang dahilan sa mga pahayag ng mambabatas laban sa Duterte administration at ipinauubaya na sa taong bayan ang desisyon sa kung sino ang nais na mamuno sa bansa sa 2022 elections. Samantala, walang natanggap na reklamo ang Task Force Against Corruption laban sa Department of Health kaugnay ng naging paggastos ng kagawaran ukol sa pagtugon sa COVID-19. Ito ang sagot ni Justice Secretary Menardo Guevara hinggil sa pahayag ni Senator Pacquiao na dapat pusisiin ang DOH. Sa ngayon, tanging reklamo lang sa Dengvaxia at PhilHealth ang natanggap ng Task Force Against Corruption o TFAC. Ang iba naman ay laban sa iba't ibang local government units at sa Department of Public Works and Highways. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.